Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang madamot na higante. Noong unang panahon, may isang palasyong nakatayo sa gitna ng isang syudad na matagal nang bakante. Walang nakitara dito. Sabi nila, isang higante ang naninirahan dito. Pero sa mahabang panahon, wala pang nakakakita sa kanya. Nabalitaan niyo bang may higante sa palasong yan? Siguradong chismis lang yun. Huwag tayo magpapaniwala. Aba eh, may nakita na ba kayong higante sa lugar na ito? Wala! 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 Magpakasaya na lang tayo sa lugar na ito kaysa maniwala tayo sa mga sabi-sabing ganyan. Pero sino kayang nag-aalaga sa hardin na yan? May isang magandang hardin sa labas lang ng palasyo. Puno ito ng bulaklak, puno, prutas, mga ibon at paru-paro. Araw-araw, may mga batang pumupunta at naglalaro dito. Masaya at ligtas sa lugar na yon para sa kanila. Marami silang nalalaro sa hardin. Paborito nila ang paghabol sa mga paru-paro. Uy! Tingnan niyo! Ang laki ng paru-paro! Sige! Hahabulin ko siya! Yay! Habulin niyo lang, pero huwag niyong uhulihin, ha? Aba! Siyempre naman! Parang isang paraiso ang hardin na ito. At isang araw, dumating ang higante. Masaya siya nang makita ang maganda at malagong hardin sa palasyo. Ah! Ang aking magandang hardin! Tila sa inang kaligasan mismo ang nag-alaga nito. Buti na lang at nakabalik na ako. Hapon noon nang dumating ang higante sa palasyo. Walang mga batang naglalaro noon, kaya nagustuhan ng higante ang katahimikan. Pero pagsapit ng gabi, nabulabog ang higante sa ingay sa hardin. Naroon na ang mga batang naglalaro. Ayaw ng higante na may kasama. Gusto niya na palagi siyang mag-isa. Naisip niyang lumabas sa hardin. Pagdating ng higante sa hardin, natakot ang mga bata sa kanya. Sumigaw ang mga ito at nagtakbuhan. Naghahanap kung saan pwedeng tumakas. Galit na galit ang higante nang makita ang napakaraming bata. Magsilayas kayo, mga munting halimaw! Sinisira niyo ang maganda kong hardin! Umalis kayo dito at huwag na kayong babalik! Akin ang hardin na ito at hindi sa inyo! Tumakbo papalabas ng hardin ng mga batang naglalaro doon at umuwi sa kanilang mga bahay. Bumalik ang higante sa palasyo at ikinatuwa ang muling tahimik niyang paligid. Natulog muli ang higante. Akala ng mga bata, umalis na ang higante at hindi nila napigilang pumasok muli sa hardin. Nagising muli ang higante at nakitang bumalik ang mga bata sa hardin para maglaro. Nagalit siya at sinigawan ng mga bata. Tumakbo papalabas ang mga takot na bata. Mula noon, binantayan na ng higante ang hardin. Hindi na siya natutulog sa gabi. Sa kanyang pagbabantay, may nakita siyang sanga na nahulog mula sa puno. Hindi niya alam kung anong nangyari sa puno. Kinabukasan, nakita muli ng higante ang mga batang naglalaro sa kanyang hardin. Galit na galit siyang sumugod sa hardin. Natakot ang mga bata nang makita ang galit na higanteng papunta sa hardin. Naisip ng higante na taasan ng bakod at pader sa labas ng palasyo. Ngayon, mag-isa na lamang siya sa palasyo. Wala nang kahit sino ang makakapasok doon. Ang damot naman ng higanteng yun! Paano siya magiging masaya sa hardin kung wala siyang kasama? Siguro malungkot ang buhay niya. Alamin kaya natin kung bakit siya malungkot. Tara, yayain natin siya maglaro. Pwede sana yan kung papayagan niya tayong pumasok sa hardin. Mahaba ang tulog ng higante sa gabi. Pagising niya, tinatanaw at hinahangaan niya ang magandang hardin mula sa bintana ng kanyang silid. Pero dumadami ang mga sangang nahuhulog mula sa mga puno. Naisip niya, baka dahil yan sa panahon. Pagdating ng tagsibol, mabubuhay muli ang aking hardin. Nakatanaw lamang siya sa bintana buong panahon ng taglamig habang natutuyot ang kanyang hardin sa paglipas ng bawat araw. Hintayin ko ang tagsibol. Mamumulaklak muli ang aking hardin at magiging maganda muli tulad ng dati. Tumating at natapos ang tagsibol, pero tuyot pa rin ang kanyang hardin.
Wala ni isang bulaklak ang natira. Wala na ring mga ibon at paru-paro. Nalungkot ang higante. Bakit ba ayaw mamulaklak muli ng aking hardin? Bakit parang pinabayaan na ni Inang Kalikasan ang napakaganda kong hardin? Sa palagay ko, galit siya sa akin. Pero bakit naman siya magagalit? Buong magdamag iniisip ng higante kung anong nangyari sa hardin. Sawang-sawa na siya sa kanyang kalungkutan. Isang magandang araw, may mga batang nakapasok sa hardin. Naglaro sila doon hanggang sa makita sila ulit ng higante. Naggalit muli ang higante, kaya hinabol at sinigawan niya ang mga bata. Agad umalis sa hardin ang mga bata, maliban sa isang batang lalaki. Nakita ng higante ang batang lalaki na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nanginginig siya sa takot habang lumalapit ang higante sa kanya. Hindi niya napigilang umiyak. Anong ginagawa mo rito? Huwag niya po akong patayin. Pangako, hindi na ako babalik dito. Mukha ba akong mamamatay tao? Hindi. Hindi ako masamang higante. Nagkakamali ka. Hindi ako pumapatay. Kaya huwag kang matakot. Tumahan ka na. Gusto ko na pong umuwi. Hayaan niyo na po akong makalis. Kaya ano ba kasing ginagawa mo dyan sa may puno? Gusto ko sanang umakyat dito sa puno, kaso hindi ko kaya. Ha? Yun lang ba? Tutulungan kita. Pinuhat ng higante ang bata at inakyat ito sa isang sanga ng puno. Sige na, tawagin mo na ang mga kaibigan mo. Pwede na kayong maglaro. Napansin ng higante ang tuwa at galak ng batang lalaki. Tinawag ng bata ang kanyang mga kaibigan. Bumalik ang mga bata sa hardin at pumasok na ang higante sa palasyo. Habang naglalakad, nakita niya ang isang halaman na may dalawang bulaklak. Nagulat siya sa nakita at natuwa sa mga ito. Nakita niya ang mga batang masayang naglalaro. Magmula noon, palagi nang naglalaro sa hardin ang mga bata. At hindi nagtagal, namulaklak muli ang hardin gaya ng dati. At doon na napagtanto ng higante kung saan nakasalalay ang tunay na ganda ng kanyang hardin.